Seek ye first the kingdom of God, and His right use next. And all these things shall be added unto you. And it's also a fulfillment, Father, kapag yung syempre di lahat ng tao naiintindihan ka, and you cannot really please everybody. No matter what you do, meron kang maririnig na hindi maganda ng mga ano, di ba? And so through all comes through, He will mighten your load as your troubles like grow. So walk with faith in your Forever Rich. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the 11th Sunday in the Ordinary Time. Talagang ito ang nagbibigay sa atin ng direction ngayon sa ating pagbabahagian dito sa linggong ito. At bago ang lahat po, sa inyo mga kapatid na palaging naging bahagi at nagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection, mabuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Balik-balikan natin yung ating pamagat sa linggong ito, Forever Rich. Ano ba itong Forever Rich? Siguro magtatanong tayo, Father, saan mo naman nakuha yung pamagat na yan? Alam niyo, napakaganda dahil ito yung unang-una ko rin na nasumpungan na may isang halaman pala, may isang flower pala na ang pangalan nito ay Forever Rich. At nagtatanong ako, ano ba itong halamang ito? Anong klaseng halaman nito? Ano bang hiyas? At kung paano natin mabibigyan ng pagpapahalaga ang hiyas ng halamang ito o mga hiyas ng halamang ito at may ugnay natin sa ating pagdiriwa ngayon sa Linggo or 11th Sunday in Ordinary Time, no, na sa ating Ebanghelyo ngayon ay sa Ebanghelyo ni St. Mark chapter 4 verses 26 to 34. So paano natin maiugnay ito? At again, yan ang subaybayan natin, yan ang paglilay-nilayan natin, pagbabagian natin. At mga kapatid, napakaswerte natin dahil again, makasama natin ngayon itong ating kapatid sa ating paglilay-nilay ngayon. Nandito kami ngayon sa retreat dito sa St. Scholastica. At dito kami palaging nagre-retreat dahil napaka-bait ang mga sister natin dito na talagang inaalagaan kami. At mga kapatid, ang ating kapatid po ay kasama siya o isa siya sa third order ng Oblates of the Benedictine. Pag sabi natin third order, may mga third order pala. At yan ang nais natin bibigyan din mo kung pahalaga dahil napaka-inspiring po ang kanilang buhay. May pamilya sila, may mga gawain sila, ngunit binibigyan nila ng pagpapahalaga, oras, ang kanilang paging bahagi sa karisma ng mga Oblates of the Benedictine. At walang iba po ang ating makasama ngayon, si Sister Grace Policarpio, at siya po ay isang manager ng una sa isang manager sa isang multinational company, DHL, no? At napakaganda po dahil again, nag-retire naman siya, ngunit ang kanyang panahon ay binubuhos niya sa pagiging bahagi niya sa third order ng Oblates of the Benedictine. Walang iba again, Sister Grace Policarpio. Magandang hapon po. Ako po si Grace Policarpio, and I worked for 37 years as a head of office sa isang multinational company. And after retirement, I decided to join and heed to the call of sa pag recruit ni heed the call of being an Benedictine Oblate. So ang Benedictine Oblate, we embrace also the Benedictine way of life. So kung whatever yung ano talagang literally third order talaga third kasi order, kung whatever yung way of life ng ano ng Benedictine community, we embrace it
based on our state of life. Wow, napakaganda si Sir. Ano? Kahit pag dito ngayon sa mga activity sa Scholastic Sister dito sa kanilang retreat house, ay nakikita mo how you are so involved. Yeah. No? Talagang yung spirit ay yung sinasabi mo, you embrace the spirit of the Benedictine, and that is true. Hindi lamang sa salita, kundi talaga pinapatunayan mo yan sa gawa. At alam mo, napaka-inspiring to Sister, no? Sister Grace, dahil alam naman natin, akala natin, pag nag-retire na tayo, wala tayong magagawa, hindi, sa'yo, hinahanap-hanap mo ang presensya ng Diyos at ina-imbibe mo ito sa pamagitan ng pagiging bahagi ng Benedictine, Oblates of Benedictine. Dahil may mga kapatid tayo, baga Sister, na pag nag-retire na sila, para bagang, okay na ako doon, wala na akong gagawin, magduyan-duyan na lang ako. Pero napaka-importante, no? But because, di ba, Father, after yung career mo, you have also to develop yung spiritual life. Wow. Yeah. So we are inspired, and also, of course, ang mga Benedictine sisters at yung hospitality nila, katulad yung sinabi nyo na mababait sila. And ang treatment nila kami, sa amin kasi, is parang part of the community. Part of the community, yung malasakit nila, yung the way they care for us, the way they treat for us. Actually, Father, hindi mo talaga mararamdaman na you are outside the community. Wow, talaga. At for that, Sister Grace, congratulations. At alam mo, Sister Grace, marilitin po natin yan sa ating discussion ngayon, sa ating pagbabahagian ngayon sa 11th Sunday in Ordinary Time. Dahil, yun nga, ang napili natin ngayong pamagat ay forever rich. Yes, no? Pag sabihin natin forever rich kasi walang hanggan ng blessing, no? Ay yung yaman. Yaman. No? Yaman, ngunit forever not rich. Not in material. Yes. Siguro part yan. Ngunit, again, ang punto dito, forever rich, yung spiritual nating buhay. Exactly. At narelate natin ito dahil ang forever rich ay isang halaman. Oo. At may halaman kang forever rich. Oo. May a friend of mine gifted me itong halaman na forever rich. Nung binigay niya sa akin to, malago talaga siya, malago. Oh. And then, syempre, nung nasa akin na, it could be that I'm not really a great time person. So it was just, yung interest ko dyan when nung nirigaluhan ako ng plant na forever rich. Sa nirigaluhan ka ng halaman ito at nag-umpisa ka sa pag-alaga ng mga halaman. Uh-huh. Napakaganda yun, ano? Yung minimension nga, pagiging plantito, plantita. At sa ating ebanghelyo ngayon, ay isang paghasik ng binhi, no? Uh-huh. Sa paghasik ng binhi, marilit na rin natin yung buhay natin spiritual. Dahil yung sabi mo kanina, binigay sa'yo yung forever rich na halaman ito, parang ano siya? Parang wala siyang, hindi mo makikita yung richness niya. Yes, oo. Ngunit, sa pag-alaga mo ngayon, doon na yung richness na nakikita mo sa kanya. Yes, oo. Na sa isang bagay pala, pag gusto mo siya na maging isang rich, maging isang maganda siya, kailangan pala yung participation natin. Yes, oo. Yung pag-alaga natin, yung sabi nga na tender loving care and yung time mo. Oo. Tapos talagang yung quality ng pagpaaalaga sa kanila. Oo. So binibigay ko din talaga sa kanila, is part of my tender loving care is yung battle daughter. Alam mo din, Sister Grace, yung sinasabi mong araw-araw nilalagaan mo, there's a process, no? There's a process. At makikita natin sa prosesong iyan, nandun talaga yung tender loving care, no? At alam mo, Sister, sa sa ating ebanghelyo ngayon, sa isang magsasaka na nandun, at sa paghasik niya ngayon, hindi niya pa napapansin yung paglago nito. Araw, gabi, natutulog man siya, nagising siya, nandun yung effort niya, yung tender loving care niya, ngunit huwag natin makalimutan din. Nandiyan yung ulan,
nandyan yung hangin, nandyan yung init, nandyan yung soil. No? Part ito sa paglago eh. At siguro makikita natin sa atin lang, isang bagay lang pagtatanim. Isang bagay lang na kinukumusta mo siya, siguro at talagang binubungkal mo yung paligid niya, natanggal mo yung mga damo na kapaligid sa kanya. Ngunit sa araw-araw, hindi mo man araw-araw gagawin yan eh. Pero yung ulan, yung hangin, yung init, araw-araw nandyan. Yes, yung kasama pa yung gabi doon. Yes, no? No? Yung gabi. Ibig sabihin doon na, at tatanungin natin, saan ito nangyari? Hindi kaya yung participation, yung malaking participation ng Diyos sa buhay. At first, nandoon na yung richness niya, sister. Forever rich, at first, nandoon ang richness niya. At ma-appreciate mo yung richness niya kung araw-araw nakikita mo ang Diyos na gumagalaw sa buhay natin. Kahit maman, dumating yung gabi. Yes. Good, na-appreciate mo pa rin. Ah, wow. Again, nandiyan pa rin yung richness kasi ang gabi, ay hindi yan pwedeng mag-reach out yan o magiging mayaman yan, lumabong, maganda yan kung wala ang gabi rin po. So isang bagay pala, ma-appreciate mo rin na rich ka kahit pa doon sa pag-encounter ng gabi. But you have to protect it also. Yeah, nandun pa rin yung tender loving care natin. Nandun pa rin yung effort natin. Hindi yun mawawala. Mm-mm. Kagaya baga sa ating pananampalataya, di ba? Sa ating pananampalataya, yun nga, sabi man talaga ni Pope Benedict, no, Emeritus, no, sabi niya na our faith is a human response to the God who loves us first. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tinutugunan natin. Ngunit ang pagtugon natin sa pananampalatayang ito, hindi lang isang araw, hindi lang bukas, hindi lang tayo naging seasonal, kundi araw-araw na buhay natin. At yan doon yung effort natin, ngunit huwag natin kalimutan sa pananampalataya, nandyan palagi ang pasensya ng Diyos, nandyan palagi ang pagmamahal ng Diyos, nandyan palagi ang pag-aawa niya. Yes. Hindi talaga yun mawawala. At yan din po, sister, sa sinasabi ng ating Ebanghelyo, titukoy din po ng Ebanghelyo, the kingdom of God, no? Ang kaharian ng Diyos, no? At ang kaharian ng talaga ng Diyos, ay yung sinabi nga ni, alam mo, ni isang theologian, is it, si Karl Rahner, that the kingdom of God is here but not yet. Nandiyan na yung richness eh. Mm-hmm. Kahit maliit pa yan, binhi na yan, nandoon na yung richness niya eh. Yeah. Ma-appreciate mo yung richness na yon, yung biyayang iyon. Mas makita mo yun, wow, God, thank you very much. No? Ang tanong dito, sister, kung paano natin ma-appreciate at makikita ang presensya ng Diyos na gumagalaw sa paglago ng ating pananampalataya o kaya sa doon sa tanim, no? Ipalagay natin sa isang binhi, paano lumalago ito na nandyan ang presensya ng Diyos? Alam mo, sister, no, napakaganda, ano? Nagaya baga ng isang painting, ano? Siguro makikita mo rin sa painting, ano? Na sa painting, ma-appreciate mo isang painting na napakaganda kung may distance ka sa kanya. Yes, oo. Diba? Pag may distance ka sa kanya, makikita mo. Mas clear, o oh, mas clear yung ano. Mas clear yung gagandahan, yung richness niya. Yes. Siguro, hindi kaya dito po sa halaman mo, sister, yung forever rich, ano? Na ma-appreciate mo siya. Yung result ng effort mo, yung result ng pag-aalaga mo, at makikita mo nagbo-bloom siya. It's a self-fulfillment, yung father. Self-fulfillment. Yes, ano? At yun nga, ma-appreciate mo yung self-fulfillment na yun kung pinagnilay-nilayan mo kanyang buhay. Kasi kung hindi mo pinagnilay-nilayan, hindi mo nag-anong ka ng distance, hindi mo na-appreciate yung lumulagot pala siya. Yeah. Wow, ang ganda-ganda naman. Yeah. Uh-oh. And this is also the kingdom of God is here but not yet. Kung ma-appreciate natin ngayon ang presensya ng Diyos na nandito natin kasama ng Diyos. Not yet dahil hindi lang hanggang ngayon. Hindi lang bukas. Araw-araw pang nandito tayo sa mundong ito hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan na doon ang pinaka the fullness of richness, the fullness of joy, nung, so
doon na natin ma-embrace natin yung totality of the kingdom of God. Ngunit, again, habang nandito pa tayo, sa magawain natin, huwag tayong maging attached masyado. Huwag natin maging attached tayo na para bagang there is no more distancing. Dahil kagaya, for example, yung mga kapatid natin, tabi-tabi lamang, yung mga pagod sa trabaho, araw-araw nagtatrabaho, kahit Linggo nagtatrabaho pa rin, wala ng oras sa Diyos. Yes. Di ba, sa pagsisimba, baga, it's a time for us to keep distance. To keep distance, and we allow God to enlighten us. So, ano yung nangyayari sa mundo? Parang forget mo na yung material world. Diba? Yeah, no. Forget mo yung material world. You give importance to the spiritual world. Yes. Importante naman yung Father na we maintain our spiritual life and we keep on journeying and we are also blessed na yan, may mga religious person, mga pare, mga madre na from time to time we meet along the way na nag-guide sa amin. So, kumbaga, nagiging very inspiring yung pagde-develop, yung pag-grow ng aming spiritual life. Not only for me, but for our group dito na, yung oblate group namin dito sa Baguio. And I can say na, modesty aside na, I can say na yung group namin dito, wala ako talagang masabi na, kumbaga, Father, I'm sorry for the word, kulang na lang belo. Yan, no offense meant. Kasi kayo man ay third order din. Yeah, no? O baka pag magbilo na kayo, hindi na kayo ma-recognize sa third order. And we are sensitive din to sa needs ng mga community dito, Benedictine community dito. We're sensitive sa needs sila. Alam na namin kung ano yung kailangan nila. And we reach out. We reach out to them. Yan din po. Pag reach out, makikita yung richness dyan. Mm-hmm. Sasabi mo nga, nasumpungan mo yon along the way, nasumpungan yung mga sisters, mga taong nagbibigay sa atin ng direction. Mm-hmm. Ganito din po ang paglago ng pananampalataya. Yes. We recognize different people, kahit sino man sila, recognize natin yung presensya ng Diyos. Pag na-recognize natin yung presensya ng Diyos, we appreciate. We are so happy. And it's also a fulfillment, Father, kapag yung, syempre, di lahat ng tao, naiintindihan ka, and you cannot really please everybody, no matter what you do, meron kang maririnig na hindi maganda ng mga, di ba? Alam mo, sister, part din po yun sa richness. Yeah, nga, But it's, as sabi ko nga, it's a fulfillment na ma-overcome yun. Ma-overcome yun yung negativity ng mga tao. Ito ay kabahagi sa procession niya, sister. At yun nga, isa sa makikita mo ang richness ng forever rich ay kung ano yung pasensya. Kagaya ng isang pasyente, no? Pasyente na may naramdaman siya sa kanyang pangangatawan. Pag may naramdaman siya ngayon sa kanyang pangangatawan, magpapahospital siya, ngayon, mag-undergo siya ng process, ng healing. Yeah. Is hindi po isang magic. Kailangan siyang makinig. Kailangan. Yung pakikinig na yun, ma-appreciate mo yung pakinig na yun na there's richness there. Kahit baga yung sakit din, yung naramdaman, is part of richness also. Yeah. You will not appreciate the totality of the richness none unless hindi mo ma-appreciate yung kanyang pinanggalingan. Yeah. Kagaya din po ng binhi, no? Kagaya din po ng mga seed, no? Pag inasik yan, kailangan mong ma-appreciate mo yun, yung pagtubo niya. At pag na-appreciate mo yan, pag minsan man, mainit, sobrang init, nagda-dry. Yeah. Ngunit again, is a call. It's a call for our participation. It's a call for our tender loving care. And it's also amazing, Father, na pag hinasik mo yung binhi, di ba, merong mga binhi na ayun, medyo sira. Sira. Pero sira yung mga binhi, di ba, pero na-overcome siya pag-alaga at saka yung na-overcome siya ng yung sira na binhi, na-overcome siya ng mga magagandang binhi. Di ba? Parang yun nga yung sinasabi nila na natin lagi na good will always prevail no matter what.
Wow! At isa din po dito, sister, no, yung ginagawa namin ngayon, ditong pag-retreat, no, balikan natin yung, ano, how do we recognize God's participation in our life? Yeah. How we will appreciate the presence of God? Again, to keep distance. Kagaya, for example, sa pag-retreat natin, namin dito ngayon, last week, we were so overworked doon sa ginagawa naming summer camp sa mga kabataan at tuturo. Ngunit, again, ngayon, na-appreciate namin. Kahit po pagod, nagkakaroon ng distance, tinitingnan namin yung anong nangyari sa amin, yung mga hindi magandang magkakaroon ng misunderstanding. Yeah, so, ngunit, again, nakikita nyo, makauuga na sa ating paglilingkod talaga, there's a certain process. As a certain process, kailangan natin yung humility din. Yeah. Hindi lang pasensya, hindi, yung humility na kagaya ng hindi po isang magic ang pananampalataya. Mag-start ito sa mga napakaliit. Yes. Saka yung devotion mo. Devotion. You really find time. You really find time for your for your devotion and your prayers. At saka yun sa devotion na yun, sister, yung with humility na kagaya baga ng ating Panginoon sa Kenosis, ano, is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself. Yeah. And took upon the slaves. Hindi lang isang tao, kundi slaves. Mm. Ang slaves kasi nung unang kapanahonan, parang tinuturing na property, parang hindi tao, parang hayop. Ngunit sa Panginoong Diyos, para lumalago, para maranasan natin the kingdom of God here, kailangan mong magpakumbaba. Yes. Hindi yung sarili natin ang titingnan ng lahat ng mga ginagawa natin, success na tayo lang. It's always been a humility. When we humble ourselves, it's also the time that we can see the richness, the forever rich. Yeah. Ang hirap, no, Father? Ang hirap yung process na yung humility, that you have to swallow your ego and the pride. That's really true. That's really true. You will not appreciate the forever rich then unless you have to humble yourself. And sacrifice. The patience. Kung baka yung perspektibo mo ay malawak yung perspektibo mo sa paningin mo sa pananampalataya natin. So, and it takes really a great time. At alam mo, sister, pag-usapan natin yung music of the gospel song, no? Ang song kasi natin ay walk with faith in your heart. Napakaganda po dahil sa ating pananampalataya man talaga, sa ating paglalakbay, ay yun nga, ang unang-una dito ay sinasabi ng awiting ito, you never walk alone. Yeah. Hindi ka po talaga nag-iisa. Sa paglago ng halaman, sa paglago ng binhi na yan, hindi lang po ikaw, yes, nandun yung effort, pero alalahanin mo ang participation ng Diyos, ang mga biyaya ng Diyos. No? At sinasabi pa dito, you never will grieve if you him you believe. So, you never grieve if you him you believe. Para bagang nakikita dito, yung forever richness na yon, palagi mong makikita na forever rich yon kung nakakapit ka sa Diyos. Yes. Nakakapit ka sa Diyos. Maulan man, kagaya ngayon, umuulan dito ngayon sa paligid natin, ngunit ma-appreciate mo, wow. God, thank you because ito yung kailangan ng aming mga farmers. Ito yung kailangan ng mga tanim namin, yung ulan. No? Yes. So, nandoon yung, na-recognize mo yung, na-recognize mo yung forever rich talaga. The kingdom of God is here, but not yet. At sabi mo, hindi madali talaga. Dahil pag sabihin natin, attachment natin sa mundong ito, yes, hindi madali. Mandingan. And sabi mong pride, ay naku, yung to swallow our pride, yes, hindi madali po. Kasi minsan kahit na nag-reach out ka pa rin, oo, parang negative pa rin yung negative pa rin yung balik. Pero okay lang yun. Okay lang yun dahil, yan,
negative man yung pagbabalik natin, yung paglilingkod natin, hindi man yun importante. Yes, so, tama. Yes, nandiyan yan, pero naging challenge sa atin yan. Pinupurify tayo yung ating intention sa paglilingkod sa mga bagay na yan. At napakahalaga yun. Tao lang yan. Tao lang yan. At sinasabi pa dito, sister, you will lighten your load as you travel life's road. You will lighten. Yeah. Nabibigatan ka man sa buhay, ngunit again, pag kumakapit ka sa kanya, yeah, tama. I agree. Ni-recognize mo, yes, siya, presensya niya. Mm-mm. Wow, kahit anong mga hamon sa buhay, kaya mong malampasan yan. Tama. That is faith. Yeah. That is faith that, sabi nga ni Saint Paul na, walk by faith, not by sight. Tama. Walk by faith. The eyes of faith. Hindi mo man alam kung anong pwede mangyari bukas. Ngunit sa yung pananampalataya, pag nandyan ang Diyos, alam ko na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kagaya ni Mary, ni Joseph, yes, ano. Oo. At napaganda din yung awiting ito, no? Walk with faith in your heart, no? At sabi pa dito, no? That whenever you have trouble, tamang panawagan dito, just reach out. Reach out to His hand. Reach out for His hand. Ibig sabihin dyan na talagang dumadaan man tayo sa mga pagsubok sa buhay, nabibigatan tayo, don't forget to reach out. Don't forget to humble yourself. Don't forget to be patient. Yeah. Darating din yan. Uh-oh. Nandyan siya. At ang panghuli dito, He is by your side. Always. Hindi talaga ang Diyos ay all the time. Nandyan sa far away or He is sleeping or not. He is by your side. Mararamdaman mo naman yun, Father, kapag yung talaga malapit ka na sa Kanya. Oh. Diba? Yung faith mo ay ganun na ka-deep yung faith mo. Mararamdaman mo lagi yung presence niya. Kunwari, meron kang gustong gawin, meron kang gustong puntahan, tapos hindi yun nangyayari. So, sasabihin mo lang sa sarili mo na it's not God's will. Naku, Sister Grace, thank you very much for this grace opportunity. Talagang biyaya ka ng Diyos dito ngayon sa linggong ito ng ating Music of the Gospel. It's really my faith. I did not expect this to happen. Ngunit dahil biyaya ka ng Diyos, wala pong accident sa Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito, pag magtiwala tayo sa kanya, it's part of the plan of God. Plan of God to reach out to all brothers and sisters. And last message, sisters, sa ating mga subscribers, sa ating mga followers sa Music of the Gospels and the Reflection, ano po yung parting words mo para sa kanila? In this worldly world at complicated na ang daming nuances, ang daming manipulations, maraming persecutions, we just hold on to God. We just hold on to God. Lapit lang tayo sa Kanya. Wow, napakaganda man. Ayun lang po yung Father, yung masasabi ko kasi. Wala naman walang ibang it's just, we have just hold on. Yeah, wow. Maging malapit, di ba? We have to increase siguro yung prayer time natin and yung time natin with the Lord. That's really exactly walk with faith in your heart. Hold on to His hand. Siya lang naman po, Father, ang makakatulong sa atin. Wow, siya lang yung nag-i-inspire sa atin. Maraming salamat, Thank you, Sister Father. Grace. Thank you, Father. And to our viewers, our followers, our friends, so the MAG, the Music of the Gospel, maraming salamat. Baka isang araw, kayo naman din po ang magiging guest ko dito sa aking Music of the Gospel. The Music of the Gospel, Sunday Reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.